The kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Alright, lovely people, welcome back sa ating channel, sa aking avid followers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga katiyat sa abroad. Kumusta kayong lahat dyan guys? At sa ating mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click the red button down below. Click din nyo ang notification button and the bell para kayong ma-notified kung meron tayong bagong upload na video sa ating channel. Maraming salamat at ngayon, shoutout mo. Alright, ako'y mag-shoutout kina Maray Adeta, David Winstead, Alma Ulep. Shoutout din kay Elvin Pamaran, Ernesto Manalo, at kay Aquilino Alok, Moises D. Irio, Alfredo Paobuaya, Kunkun Noli, Jeffrey Hurtado, Alberto Akak, Junel Colomio Mirabite, also to Isio Mentiza, Primar Dapat, Anak Manolo Portage, Mr. Tats, Rebecca Pagalia, and shoutout din kina Julie Christ, Ibarri, Cirilo Lacman, Nando Dalisay, Bruce Steven Sigal, Ricky Gibara. Shoutout kay Raul Riquilio, ICL in TH, at kay Rico Mausisa, Feed J, Dave, Gabriel Bilate, Elizal Dimenjula, Tikput, Ilip. And lastly, shoutout na Robert Bulawan, Uri Bursal, James Musal, Mosinabri, Claro Lacota, Arla Monte, Jesuit Jake Salinda. At sa mga hindi ko nabanggit, shoutout sa inyo lahat, mga katiyat sa tayo ng mga tutulong. Okay mga katiyat, mayroong picture dito na padala sa atin. Ang marka ay parang nag-blend lamang sa surroundings ng bato. Pero kung tingnan natin ito sa malayo ay makikita pa rin natin na meron itong marka na isang parang puso siya. Nagaganito yan mga katiyats. At meron siyang linya na paganyan. Itong dot ay hindi natin yan masabi na yan ay parte ng puso kasi napakaraming dot dito sa unahan. Ang bato ay natural sa kanya na marami siyang mga butas-butas. Pero itong pagkagawa ng puso ay talagang sinadya yan. Kaya nakaganyan yan. Okay, at ano nga ba ang kahulugan ng puso sa Yamashita Treasures? Ang heart sign ayon sa mga nauunang treasure hunters in the 70s, ang heart daw na sign ay yan ay Korean treasure symbols. Ang nagbaon yan ay mga Korean soldiers. Puso palagi ang kanilang nilalagay sa mga marka ng bato. At ang mga puso ay iba't iba ang distansya niyan. Iba't iba rin ang direksyon na ibig sabihin. Pero ang pinaka common direction yan ay kung saan ang tulis ng heart nakaturo. Yan ay nakaturo sa banda rito pero hindi ibig sabihin na diyan kaagad tayo maghukay. Okay, bago natin yan umpisahan ay ang pag-record nito mga katiyats. Ay tingnan muna natin ang surroundings ng bundukan na ito. Sa palagay ko, ang bundok na ito ay parte ng Cordilleras. Nasa Luzon ito, sa Northern Luzon, Cordilleras Mountains. At kung tingnan natin ang ibang parte ng Cordilleras, sa La Union ay nandito yung bust ng dating Ferdinand Marcos na taga Ilocos. At ayon sa conspiracy theory, kaya yan nilagay dyan, yan ang parang enigmatic symbol ng mga reburied secured treasure ng dating Presidente Marcos. Ang iba kasi doon ay hindi na nailagak sa Switzerland sa bangko ng Swiss, ng Swiss Bank. Kaya ang iba dyan ay reburied treasures. Binaon muli sa kapundukan ng Cordilleras. At hindi yan pwedeng hukain kasi
very secure, binuhusan ng kongkrito makapal, at merong mga sorpresa like booby traps. Kaya hindi yan makuha. Ayon sa conspiracy theory, ang magkakuha lang yan ay ang binipisyaryo ni Marcos. Isa ang kanyang anak at isa sa buong sangkatauhan ng Pilipinas. Lahat daw na tayo na citizen of the Philippines ay binipisyaryo sa isang account ni Ferdinand Marcos doon sa Swiss Bank. Even sa IMF, sa Monetary Fund, ay merong pera doon ang Pilipinas na pinahiram lamang ni President Marcos. Kaya mayaman daw tayo. Tayo daw ang lupang hinirang perlas ng silangan. Mabuti't hindi sinabi na ginto ng silangan. Perlas lamang. Okay, at balikan natin to guys. Paano nga ba i-record ito? Meron tayong dalawang possible direction nito. Itong tinuturo ng maliit na linya, siya ay papunta ng east. Okay. At itong tinuturo naman ng tulis ng heart, yung kanyang arrow, ay papunta ng south. Okay. Ngayon, ang distansya niyan ang hindi natin alam. Okay, katulad din ng foot marker, ay pwede rin itantya natin ang distansya niyan sa haba ng heart. So kunin natin ang haba ng heart. Sa tingin ko ang haba ng heart na yan, nasa 7 meters lang yan, itong haba niya. So kung 7 meters ang haba niyan, or 6, pasok siya sa ating formula na 357. Okay. So dalawa lang ang ating paraan dyan. Unang hukay ay dito sa 3 meters. Pangalawang hukay, 5. And then pangatlong hukay ay 7 meters. Ito ay going south. Papunta dito sa baba ng tinuturo ng tulis ng puso. Okay, at kung wala dyan, dahil sa yan ay tubigan, madali lamang ang pag-detect ng kung merong mga nakabaon na kwadradong bagay dyan, ay madali lang yan kasi yan ay parang palayan yan, putik at malambot ang lupa. Kaya ang gawin ay gawa kayo ng yung pangtusok na kabilya na merong handle sa dulo na tubo na na-wielding yan. At yan ay pangtusok. 2 meters ang haba niyan at itusok-tusok niyo yan dyan sa mga direksyon na ito. Itong 357, straight nyo yan pagtusok dyan, paganyan. At pag mayroong tamaan na medyo malapad na bagay, ay doon kayo maghukay. At mababaw na lang kasi yan ay cultivated land. Ibig sabihin, inaararo yan palagi, so mababaw na lang ang hukay nyo. Ngayon kung wala dyan, ay puntahan natin ang pangalawang tinuturo gamit itong linya. Ang tinuturo niya ngayon ay ang east, ang silangan. At ang distansya niyan, kung kunin natin ang haba ng heart, ay ganun din, nasa 7 or 6 meters siya. So ganun pa rin ang ating i-apply, 3, 5, and 7 meters test dig sa tatlong distansya niyan. Pero dahil sa yan ay putik nga pala yan, huwag na kayo maghukay. Tusok-tusokin nyo lang nitong ating ginawa na ito. Nakabilya na meron niyang buletas sa dulo. Yung steel ball ng bearing. Yun ang ipawilding nyo sa dulo. At 2 meters ang haba niyan. So ito yung 2 meters. At yan ay 10 mm. Rounded rebars. Okay, 10 mm lang. Huwag masyado yung malaki, mabigat. Okay, kaya tusok-tusokin nyo lang dito guys sa mga parte dito. Tusok ng tusok lang hanggang sa 7 meters. At kapag may tamaan na medyo flat na bagay or bato or simento, yun ang time na maghukay kayo. Kasi malambot na ang lupa dyan kasi yan ay palayan at may putik na. Ang Cordillera Mountains ay nandyan daw nakabaon ang natitirang walong Buddha. Kung napansin niyo mga katiyats ay bumabalik palagi dito yung
yung sa History Channel na The Lost Treasure, Lost Gold of World War II, yung episode na yun, pumunta sila dyan sa Cordilleras. Ang hinahanap nila ay yung bukid, bundok daw na nandoon ang 8th Buddha. At ang 8th Buddha na yan ay nagkabaon daw sa Cordillera Mountain, at ang pagkabaon ay itsurang utso din ang pagkabaon. Okay, isa dyan, isa dito, kaya ganyan yan. Yang binilukan ko yan ang mga itong pinagbaonan ng 8 Buddha. Kaya 8 din ang itsura ng pagbaon nila. Nandiyan daw yan sa Cordillera Mountains. Ang clue ko dyan ay ang Kiangan, dyan ang last stronghold ni Yamashita. Bago siya sumurrender, nandun siya sa Kiangan Mountain ng about 1 week. Yun ang last na bundok na kanyang stronghold. Doon siya na natili hanggang sa siya ay sumurrender. Doon din siya sumurrender sa bundok ng Kiangan. Kaya ay doubt na nandyan sa bundok ng Kiangan sa Cordilleras ang 8 Buddha na hinahanap nitong sa itong mga treasure hunter na nandyan sa mga Amerikano na nakikita natin sa History Channel. Ang World War II Lost Gold, yun ang kanilang episode ng kanilang TV series. Okay, so ang itong bato na ito, guys, kasi malaki yan, hindi na yan binuhat pa ng mga katutubo dyan. Ang istorya ng rice terraces, nag-umpisa pa lamang yan sa paggawa ang mga katutubo dyan noong 1st century AD. Matagal na. Nasa 2 centuries. Dalawang siglo na ang nakalipas ng paggawa ng mga palaya na yan sa Banawi. Yan ay sa Banawi rice terraces. At dahil sa malaki ang bato na ito, kaya hindi na yan nabuhat. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let.